Hello guys, Kalye Politika nga pala. So guys, naglilibot ako sa TikTok dito sa mga live. Tapos, ang laging usapan ng mga Pinoy, nating mga Pilipino, is about war on drugs. Sabi nila, bakit daw maraming namatay sa war on drugs? Tinatawag nilang EGK ito. So sabi nila, hindi raw papatay ang mga pulis kung walang utos ng Commander-in-Chief. Sinasabi nila si Duterte daw, kung hindi inutos si Duterte na pumatay, walang mamamatay. Hindi raw katulad ng BBM ngayon, war on drugs, pero walang namamatay. So guys, medyo nagtataka ako. Alam ba nila kung anong punot dulo ng war on drugs? So, war on drugs, sabi nila, dapat daw, gera laban sa droga, walang tao. Maniniwala ba kayong war on drugs? Walang halong tao. Kaya nga sa drugs, meron dyan eh, drug lord, pusher, user. So ang tanong, bakit may namamatay sa war on drugs? Hindi ay inutos ni Duterte. Ang sabi nila, pag naglaban, patayin. Sabi daw ni Duterte. Hindi ganun yun. Dahil si Duterte, abogado yan, alam niya, pag sabi niya, pag ang polis na umaaresto, nalagay sa panganib ang kanyang buhay, kasi may naglaban, no, may naglaban. Sabi, on act, hindi na naglaban, may gamit sila, may barrel or panaksak. So, instead na maunahan siya, pwedeng immobilize muna yon. Kunyari, barilin sa paa, sa kamay, hindi lahat. So, ang war on drugs, guys, kala nila, mga police, hindi nakukulong eh. May mga nakulong dyan, guys. Kung tandaan nyo, may nakulong dyan. Ha? Yung bata, di ba? Nakita sa CCTV, binitbit ng mga polis. May kaso yun, yung mga polis. Hindi inanunian yun, hindi pinabayaan ni Duterte yun. Pag may kasalanan ng polis at mali, hindi kinakampihan ni Duterte. Tapos, pag tama ang polis at kinasuhan, pero tama yung polis, nasa serbisyo, kinakampihan ni Duterte yan. So, hindi nagutos si Duterte na pumatay. No? Lalo na sa mga user. Paano papatayin ni Duterte yung mga user? Eh, nagtayo nga siya ng malaking rehabilitation para sa mga user. Siguro naman sa mga ano nyo, sa barangay nyo, ramdam nyo war on drugs. Biglang tumahimik ang tao. Ang mga kriminal ang tatakot dahil malakas si Duterte. Ibig sabihin malakas is malaki yung paninindigan niya, may political will siya. No? Ante mo yung mga tuwal ng polis na ahuli yan. General, diba? Mayor, oh. Wala silang sinasanto eh. Basta pag mali, ayaw ni Duterte. Pag tama, tama yon. So, hindi eh. Mali kasi yung prinsipyo yung mga sinasabi sa mga TikTok. Inutos ni Duterte, inutos niya. Wala. Ang inutos ni Duterte, war on drugs. Totally eliminate war on drugs tayo. Pag sa droga, may drug lord, may pusher, may user. Yung user, pinapangalagaan ni Duterte yan. Nagtayo ng rehab. Hindi pwedeng war on drugs, walang rehab. May rehab. Tandaan nyo, may rehabilitation. Sumuko kayo, kung user kayo, gusto nyo magbago, sumuko kayo. Diba, sa tukang, papasok auto, gusto namin magbago. Kaya karamihan, diba, yung mga addict sa dati sa panunod natin, nagtabaan. Kasi nagsibago, nagbago silang buhay, nagbagong buhay sila. Kaso, kaya ang daming namatay kasi yung mga drug lord, natatakot na malaman kung sino yung drug lord. So, from drug lord, inuubos lang yung mga pusher. Kaya ang daming namatay. Siyempre, ang drug lord, sige, patay mo ito si ano, baka ituro tayo. Para ang sisihin nila sa Duterte. Kaya nga sabi ni Duterte dati eh, sa war on drugs, hindi siya nakinabang. Ang nakinabang, Pilipino. No? Taong bayan. Mga future ng kabataan natin, mga bata. Kasi siya, wala siyang mapapalaan dyan, guys. Diba? Alam niya kasi after ng termino niya, babalikan siya. Eh, bakit niya pinus ang war on drugs? Kasi meron siyang political will. No? Kahit hindi na siya presidente, kung tatakbo man siya ulit sa susunod, kung may bumoto sa kanya o wala, ang gusto niya lang magsilbi sa bayan. No? Yung iba kasi out of context yung sinasabi. No? Hindi sa kinakampihan ko sa Duterte, panako ni Duterte, or ganito, ganyan. Tingnan nyo kasi yung may ano eh. Misa kasi ang balita nyo, hindi kayo sumusubaybay araw-araw. No? Yung EJK na yan, extrajudicial killing, kung sinasabi nila na si Duterte pumatay, ang tanong, ba't wala pang kaso si Duterte kahit isa? Tapos yung sinasabi niyong Quadcom,
ang Kongreso hindi yan pwede mag-imbestiga. No, ang pwede nang gawin niya, gumawa ng batas in aid of legislation. Pero ang pag-imbestiga, trabaho ng ano yan, ng Supreme Court. Di ba? So, nagtataka kayo, EGK, ba't kahit isang wala pa rin kaso si Duterte? Wala nagpapail ng kaso. Di ba? Kasi alam nila, hindi inutos ni Duterte na pumatay. Ang inutos niya, war on drugs talaga. Di ba? Pag nanlaban talaga, ikaw ba naman papatayin ka, harap-harapan na? Hindi ka ba lalaban? Lalaban ka, sabi nito, lumaban ka. Kasi on the spot. Di ba? Kaso may mga tuwaling pulis talaga nangyari. May mga tuwali talaga. No, minsan, alam niyo naman, hindi sa pag-aano. Ako kasi lumaki ako sa area na maraming ano eh, maraming mga adik. Tapos lantaran yung mga ano, yung mga bigayan dyan. So karamihan kasi talaga, guys, hindi lang sa amin, sa iba pa. Kahit sa balita, nalalaman niya ang mga protector ng droga, karamihan, pulis. Diba? So kaya yan, ini-eliminate ni ano yan, ni Duterte. May mga ano sila, intelligence group. Tinitingnan talaga nila kung sino yung mga korup na pulis. Korup na mayor, governor, mga general. Diba? Meron siya ano eh, narco list eh. Kasi alam ni Duterte yan eh. Kaya nung war on drugs, in-involve niya ang mga barangays. Kasi ang mga barangay mismo ang nakakaalam kung sino yung mga addict pusher sa lugar. Na-identify yan eh. No? Kaya ngayon, ewan ko lang kung saan yun. Kasi sa lugar namin, pag nagre-raid kasi, may kasamang barangay. As hindi pwedeng wala kasi ang mangyayari dyan eh. Ang mangyayari dyan, yung ano na eh, tanim, nagtatanim. Uso yun natin yung magtatanim ng ebidensya. Kaya kailangan talaga may ano, may mga other witness, third party dapat mga gano'n. Hindi pwedeng police lang. So, war on drugs para sa akin effective, ramdam ko sa komunidad namin, sa barangay namin. Ewan ko lang sa inyo kung ramdam nyo. Sa amin kasi ramdam nyo talaga. Kasi kami nakapaligid sa amin talaga, nasa squatter kami, mga ano talaga kami. Yung nasa Pinas pa ako. Daming addict talaga. So, makita nyo, nagtabaan mga addict sa amin. Kahit mga flip-top na. Mga MC, mga rapper, nagtabaan. Makikita nyo pag nanonood kayo eh. No? Effective ang war on drugs. Dinidiscredit lang ang Duterte. Kahit anong paninira nila, guys. Hindi masisira sa Duterte. Ang legacy ni Duterte, war on drugs. Tandaan niyo yan. Pangalawa lang yung mga build program. Pero talaga ang matatandaan ng tao dyan, strong personality, willpower ni Duterte. Wala nang maagawa ang presidente niyan. No? Wala nang maagawa. Si Duterte lamang. Kaya sinasabi niyo na inutos ni Duterte na pumatay ng mga ano, EJK. Wala. Walang katotohanan. Kasi kung may katotohanan, dapat guys, nakakulong na sa Duterte, dapat may kaso na. Ba't kat isa walang kaso? Di ba kayo nagtataka? Wala pang kaso. Puro EGK. Kat hindi pa si Duterte ang ano, ang presidente, may EGK na natinatawag. Di ba? So kayo guys, anong opinion nyo? So, comment kayo dyan guys. So, thank you. Kalipolitika.